I will take you endlessly. And he was true with his words. We even do it without any protection. He keeps pouring his hot cum inside me. We fuck countlessly, and I was devastated, cause I can't get even take a simple glimpse on his face. Misha's POV. Nakakatatlong katok na ako bago bumukas ang pinto ng kwarto ni Ivy. Nanlalamig ako dahil sa suot ko. Nakadress pa rin ako at nanlalakit dahil sa pagmamadali kong makaalis sa motel na yun. Buti na sikmura ko pang lumabas sa motel na yun nang wala man lang ka-underwear. Misha! What the fuck? What the hell happened to you? Napayakap ako sa sarili ko dahil nanlalamig ako. Hirap pa rin ako makalaka dahil sa pananakit ng pagkababae ko. Pwede bang pumasok muna ako bago ako magpaliwanag? Siya na lamang ang matatakbuhan ko dahil hindi ako maaaring umuwi ng bahay na ganito ang ayos ko. Siguradong mag-aalala sila sa akin. Natatakot ako na buksan ang phone ko at paniguradong malilintikan ako kila kuya dahil hindi ako umuwi kagabi. Mabuti pang maligo ka nga muna. Look at yourself. You look like a mess. Magtutuos tayo mamaya kung bakit bigla ka nalang nawala kagabi sa bar. Katulad ng sinabi nito, naglinis muna ako ng katawan. Sinuot kong naiwan kong pink hoodie at shorts dito sa condo niya. Pinagtimpla ako ng lemon juice ni Ivy. Pampawala raw yun ang hangover. So ano? Explain! Kinuwento ko lahat-lahat sa kanya. Siyempre, iniskip ko yung SBG part. Pero inamin ko rin sa kanya na may nangyari sa amin ng lalaking yun. Wala nang kinaingat-ingatan kong puri ng mahigit 20 years. Ano? Eh bakit ba ang rupok mo? You can push him. Oh my God. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. I should find you. Wala ka namang kasalanan, Ivy. Can you still remember his face? Yun na nga eh. Madilim kasi. Kahit ako naiinis ako sa sarili ko at napakatanga ko. Walang hiya kasi yung lalaking yun eh. He take advantage of me. Nagising na lang ako na nawala na yung lalaki kagabi. He leave a sticky note on my forehead, saying that he had a great fuck with me. Diba? Napakawalang hiya niya. He even pay me for that. A 50,000. Napakagago nito. Wala man lang pa kasi nararamdaman ko. What do you think of me? Bayaran? Napakawalang hiya nga ng lalaking yan. Makarma sana siya. Kabado ako habang binubuksan kong phone ko dahil sunod-sunod na natatanggap kong messages at missed calls ni na kuya. Patay talaga ako nito. Kuya Roofer, uuwi ka ba? It's around 10 PM na. Sigurado ako na nagkakasiyahan pa kayo dito. Enough ko kasi ang phone ko nang makarating sa club. Kuya Kevin, do we need to fetch you? It's already 12, Misha. Nag-aalala na si Mama at kami. Don't ignore your messages. Napahilot ako sa sentido ko dahil nakaramdam ako ng hilo. May hangover pa siguro ako nito. Kuya Roofer, fuck you, Misha! We're so fucking worried na! I can't contact one of your employee, even Ivy. Yun lamang ang binasa kong mensahe mula sa kanila dahil napakadami nun. Naka 120 missed calls sa mga ito sa kanya. Nakukonsensya ako dahil hindi ko man lang naisip na may pamilya pala ako na nag-aalala at naghihintay sa pag-uwi ko. Are you sure na uuwi ka mag-isa? I insist, sasamahan na kita. Magpapaliwanag rin ako kay tita. Nope, Ivy. I'm okay. Baka nakakalimutan mo na mainit ang dugo sa'yo ni Kuya Roofer, diba? Oh, whatever. Sige na, ingat ka. Call me when you need something, ha? Hindi ko maiwasang kabahan habang papalapit ako sa aming bahay. Pinag-iisipan ko pa kung pipindutin ko ba ang doorbell. Sa huli, pinundot ko rin iyon. Misha! Akala ko sesermonan ako ni Kuya nang pagbuksan niya ako ng maliit na aming gate, pero sinalubong niya ako ng yakap. Ikaw na bata ka? Pinag-alala mo kami, ha? Mabuti at ayos ka lang. You should text us. Pasensya na, Kuya. Nakitulog lang ako sa kondo ni Ivy. Hindi ko magawang tumingin sa mga mata ni Kuya habang sinasabi ko yun. Baka mahulaan nito na nagsisinungaling ako. It's okay. The important is, you're okay. Let's go. Nag-aalala na sa'yo si Kevin at si Mama. Masaya akong pumasok ng kwarto ko dahil pinagsabihan lamang ako ni Kuya Kevin. Mas istrikto kasi ito kaysa kay Kuya Roofer. Pinili ko na lamang matulog dahil nananakit ang buo kong katawan.
sa nakalipas na buong linggo, hindi tumigil ang pananakit ng ulo ko at pagsusuka ko sa umaga. Kinakabahan ako dahil baka may sakit ako. Hindi ko ito sinabi sa pamilya ko dahil mag-aalala lang sila. So ano, bakit mo ako pinapunta rito? Maaga kong sinarado ang coffee shop. Dahil nais kong sabihin kay Ivy ang nararamdaman ko. Baka kasi matutulungan niya ako. Magkaharap kami ngayon habang mahinhin itong humihigop ng kape. Matagal ko na kasi itong nararamdaman at hindi na ako mapakali. Natatakot ako, Ivy. Nakitaan ko ng pagtataka ang mukha ng kaibigan ko. Mukhang walang kaidi-idea sa nais kong iparating. What? Don't tell me na nakakatanggap ka ng death threat. Napairap na lang ako dahil sa sinabi nito. Umiling ako sa kanya. Bahagya akong pinaglaruan ang mga daliri ko. Paano na nga alam kung sakaling may sakit ako? Mas grabe pa rin, Ivy. What? Don't tell me may taning ng buhay mo. Dahil sa inis ko, hinila ko na ang buhok niya. Pwede ba? Patapusin mo muna kasi ako. Okay, okay. Ikaw kasi. Nakakakaba ka. Hindi ko alam at paano ako magkakaroon ng sakit. Gayong, I am living a healthy lifestyle. Malakas ang katawan ko at hindi ako sakitin. Hindi na huminto ang pananakit ng ulo ko sa umaga at pagsusuka. Mas lalo yung lumala. I became sensitive of all things. Naiirita ako kaagad. Kung noon I am just moody when I have my period, ngayon napakabilis ko ng magalit at magpalit ng emosyon. What the fuck? Seriously, ano naman kayang sakit mo? Ulcer? Hindi ko naman sinusuka lahat ng kinakain ko eh. Nasusuka ako kapag may naaamoy ako na hindi ko gusto. Katulad ng bawang. Are you delay? Kailan ka pala sa dinatnan? Napakagat ako ng labi nang maalala kong almost 1.5 months na akong hindi dinadatnan. Siguro isang buwan at kalahati na. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mata nito sa sinabi ko. May ideya na ba siya sa nararamdaman ko? Anong sakit ko, Ivy? Alam mo na ba? Mamamatay na ba ako? Natatakot ako, Ivy. Gaga, hindi ka mamamatay at wala kang sakit. Para akong nabuhayan sa sinabi nito. Pero paano naman ito nalaman na wala akong sakit? Kailan mo pa nararamdaman yung mga sintomas na yan? Isang linggo pagkatapos kong lumabas ng ospital, nung nagka-dengue ako, lumala lang talaga ngayon. Oh my God, bruha ka. Tanga-tanga ka talaga. May ideya na ako dyan sa nararamdaman mo. Yung pagsusuka at pagkahilo, normal na sintomas lang yan. Oh my God, we need to confirm it. Wait me here, okay? May bibilhin lang ako sa pharmacy. Bago pa ako makareact, nakalabas na ito ng coffee shop ko. Naguguluhan pa rin ako. At bakit naging normal lang sa akin ang pagkahilo at pagsusuka? At anong bibilhin niya sa pharmacy? Gamot? Nagantay na lang ako ng 5 minuto bago ko narinig ang muling pagbukas ng pinto ng shop ko. Humihingal na umupo sa upuan si Ivy. May inabot sa akin. Maliit na paper bag na lalagyan ng gamot. Nagtataka nga ako eh. Ano to? Pregnancy test. Dahil sa gulat na bitawan ko yun. Pregnancy test? Buntis ako? Paano? Yeah, nakipag-intercourse ako. Pero it's just 1 week ago. At matagal ko nang nararamdaman ang sintomas na to. Napaka-imposible talaga. Baka naman nagkakamali ka lang, Ivy. Mabilis kong binalik sa kamay ni Ivy ang paper bag na naglalaman ng pregnancy kit test. Oh my God, Misha. Kahit nga ako hindi makapaniwala, okay? Just try it. Wala namang mawawala sa'yo. Mabilis niyang ibinalik ito sa akin. Tama si Ivy. Wala namang mawawala kung susubukan ko ito, diba? Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga nang makapasok ako sa restroom ng office ko. Kaya mo yun, Misha. Huwag kang kabahan. I follow the instructions that is given on the pregnancy test. 1 line, negative. 2 line, positive. 5 pregnancy tests ang sinubukan ko. Kasi baka araw mag-negative sa unang try. Kaya nanigurado na si Ivy. Kinakabahan ako habang lumalabas ng restroom. Nilagay ko sa paper bag ang PT na ginamit ko. Hindi ko pa tinitignan ang resulta dahil pinangungunahan ako ng kaba. Anong resulta? Positive nga ba? Hindi ko tinignan. Inabot ko rito ang paper bag. Hinampas ako nito sa braso dahil sinabi ko. Ikinakabahan nga ako eh. Baka bigla akong mahimatay ron sa loob. Pigil lang hininga ko. Isa-isa nitong tinignan bawat pregnancy test. Shit talaga.
two lines. Positive. Halos mabingi ako dahil sa sinabi nito. Buntis ako. May buhay sa loob ng tiyan ko. Hindi ako makapaniwala na uuwi ako sa ganito. Wala akong kamalay-malay kung sino man ang ama na magiging anak ko. Natatakot ako. Baka hindi ko kayaning mag-isa na palakihin siya. O ano na lang ang sasabihin ko sa pamilya ko? Uy, halamin siya. Ba't ka umiiyak? Are you not happy? You're going to be a mommy? Shh! Kakayanin mo yan. Masaya naman ako. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung kakayanin ko na lalaki siyang walang ama. Ni hindi ko nga alam kung paano at sino nakabuntis sa akin eh. Base sa mga naging karanasan ni Mama, natuto na ako roon kung gaano kahirap ang magpalaki ng isang anak na single parent ka. May pagkakataon raw na halos sumuko na si Mama dahil kapos sa pera. Pero hindi siya sumuko dahil kami ang pinaghuhugutan niya ng lakas. Kaming mga anak niya. Kaya nalampasan niya ang lahat ng problema. Nakapagtapos kami at nabalakin niya kami ng tama. Bes, tahan na. Nandito lang kami. Aalagaan ka namin at tutulungan. Huwag kang matakot. Kakayanin mo yan. Sa ngayon, kailangan natin manugurado. Let's make an appointment to an OB. Tama nga si Ivy. Hindi dapat ako panghinaan ng loob. Lalo na't may isang nilalang na may buhay sa sinapupunan ko. Dapat alagaan ko ang sarili ko at magdoble ingat. At alam ko na matatanggap ako ni Mama at ni Kuya. Kakayanin ko. Kahit hindi ko pa kilala at wala akong ideya kung sino man ang ama mo, anak. Kakayanin natin to. Kinakabahan ako habang papasok kami ng ospital. Ngayon kasi ang schedule ko upang magpa-check up sa OB. I want to know how much is my baby. Pinagpapawisan ako ng malapot, knowing that hindi pa ito alam ng family ko. And I was really glad that I had a best friend like Ivy. She was always there to accompany me. Buntis, huwag kang kabahan. Pati tuloy ako kinakabahan na sa'yo eh. Oo, punasan mo nga yung pawis mo. Nakakahiyan mo sa doktor kung maasim ka. Salamat. Mabilis kong inabot ang ibinigay nitong panyo at pinunasan ang ilang pawis ko sa noo. Nang makapasok kami ng clinic, ay bakas yung kabang aking nararamdaman. Mas nakakakaba pa ito kaysa sa pagre-report at pagpe-present ng research ko. Good morning, Miss or Mrs. Miss po, Misha na lang po, Doc. Gumiti ako rito. Gumanti rin naman ang babaeng OB. Okay, Misha, humiga ka na para ma-check up na kita. Pinagpalit na ako nito ng damit kaya medyo natagalan. At may kung anong pinahid na malamig sa tiyan ko. Wala naman siguro yung epekto. Mariing nakatingin ang doktor sa monitor. Pero kahit anong gawin kong titik, wala pa rin akong maintindihan. The baby is healthy, Misha. Bigla naman ako natuwa sa sinabi nito. Mabuti na lamang malusog ito at hindi nakaapekto ang pag-iinom ko ng alak. Kung alam ko lang sana na buntis ako, hindi na sana ako nag-inom. You are 1.5 months pregnant. Congratulations. Pareho kaming nakangiti ni Misha nang makalabas kami ng clinic. Hindi pa raw buo ang bata at lugo pa lamang, kaya wala itong ultrasound. But I am sure that there's another life inside me. At ipinapangako ko na aalagaan ko siya at hindi ko pababayaan. Excited na ako maging tita. Grabe. Pakiramdam ko, lalaki ang anak mo. Pero ang inaalala ko lang kasi, nakakapagtaka. It's just 1 week since I had sex intercourse. Napaka-imposible naman nun. Dahil isang buwan na akong higit. Naguguluhan na ako. Ano ba? Huwag ka munang ma-stress sa tatay niyang magiging anakis mo, ha? Isa lang ang naiisip kong dahilan kung bakit ka nabuntis. Ano? Paano? Artificial insemination. Hindi mo ba alam yun? They will inject semen on your cervix. Then yun, you don't need to have sex intercourse just to get pregnant. Nagtataka ako sa sinabi ni Ivy. Artificial insemination? Wala akong natatandaan na ganun. Pero isa lang ang alam kong dahilan nito. When the weird doctor entered on my room when I was hospitalized because I was infected of dengue, she injected something weird on me. Because she injected it on my pearl and I didn't even ask what is it. Bakit hindi ko naisip yun? Unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat sa akin. Napagkamalan siguro ako ng doktor na yun. Oh my God, Ivy! I remember it na! What should I do?
Saan ko hahanapin yung doktor na yun? Oh my God. Really, you remember? You agree with it? Of course not. Just naalala mo ba? Nung madiagnose ako na may dengue, I was hospitalized for more than a week. I remember it. When a weird doctor entered my room and inject something on my pearl, I thought it was just part of my medication. Nakatanggap ako na mahina kampas sa braso. Halata ang pagkagulat sa mukha ni Ivy. Alam mo? Napakatanga mo. Sa tingin mo, may gamot sa dengue na itinutusok sa bajay-jay? Hindi mo man lang ba naisip yun? Hindi. Halika nga rito, lumapit ka, iuuntog kita at baka matauhan ka. Naku, wala kang magagawa. Lalaki na talaga yung tiyan mo. Ang inaalala ko lang, paano kung nasa kulungan pala yung may-ari ng similya na yan? Na itinurok sa'yo. O kaya isang kriminal, tambay sa kanto. O kaya baka nasa mental. Ako naman ang mabilis na humila sa buhok nito. Bigla tuloy yung kinabahan. Wala pa man ding imposible. Hindi naman siguro. Ang negative mo naman, Ivy. Ay naku, sana nga magmana na lang sa'yo yan. Tsaka kailangan nating mahanap yung tangang doktor na yan. At sa iyo na iturok. Panigurado alam nun kung sino ang tatay niyan. Pero kailan mo sasabihin sa pamilya mo? Nagpakawala ako ng malalim na hininga. Hindi ko ito may tatago sa pamilya ko habang buhay. Dahil lalaki at lalaki talaga ang tiyan ko sa ayaw at sa gusto ko. Wala akong choice kundi ang harapin ang galit nila. Maiintindihan ko naman. At tatanggapin ko na lang ang pagka-disappoint nila. Nandito na ito, biyaya ito. Wala nang dahilan pa para umatras at magsisi. Sasabihin ko sa kanila bukas na bukas rin. Ayoko nang patagalin pa to. Mabuti pa nga. Basta lagi mong tatandaan ha, na kahit tatanga-tanga ka, nandito lang matalino mong kaibigan para damayan ka. Nakabusangot nitong tinignan ng tiyan ko, na hindi pa naman ganun kaumbok dahil mahigit isang buwan pa lang. Nakakainis, naiingit ako. Aray! Pinisil ko ang maumbok nitong pisngi dahil sa gigil ko napadiin iyon. Hoy, mahirap ang mag-alaga ng bata na mag-isa ha. Tsaka hintayin mo na lang ang lalaking para sa'yo. Huwag kang magpapatuhog kung kani-kanino. Ay, ang bruhang to, nagsalita. Ang galing mangaral. Hindi naman ina-apply sa sarili. And FYI, ikaw kaya yung nagpatuhog 1 week ago. Sabay kaming natawa sa sinabi nito. Ganun naman talaga, diba? Magaling tayong magpayo at magpangaral sa iba. Pero hirap na hirap natin itong i-apply sa sarili natin. Hindi na ako dumiretso sa shop ko dahil sa antok na nararamdaman ko. At isa pa, kailangan ko rin ipahinga ang katawan ko. Hihinto na rin ako sa pagiging online seller. Dahil makakasama sa katawan ko at sa baby ko ang sobra-sobrang trabaho, gusto kong ito ang buo kong atensyon sa pagbubuntis ko. Kumakain rin ako ng mga masusustansyang pagkain. Umiiwas na ako sa kape at gatas na lamang ang iniinom ko. I always alarm my phone so it would remind me to take my daily vitamins. I wear a floral dress na hindi mahigpit sa bewang. Ngayong araw ko nasasabihin sa pamilya ko na buntis ako. At hindi yun ganun kadali sa party ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila. Natatakot ako. Kinakabahan. Kaya to ni Mommy Baby. Para sa'yo gagawin ko. Marahan kong pinalandas ang kamay ko sa tiyan ko. Kahit hindi pa ito malaki, nararamdaman ko na may buhay ito. At isa pa, sa tuwing magkakaharap kami ni Mama sa hapag, madalas niya akong pasadahan ang tingin. Sa tuwing nahuhuli ko siya, niningitian niya ako. I know my Mama. At hindi ako magtataka na may ideya na ito sa gusto kong sabihin ngayon. Babae si Mama at isang huwarang ina. Ilang beses nang nabuntis. Minsan kasi, mauhuli niya akong nagsusuka sa banyo. Instead of asking why, she will smile at me. It seems like she's telling me that it's okay. Naghihintay lang siguro siya na mag-open ako sa kanya. Ano bang gusto mong sabihin, Misha? Alas 7 na oh. 8 ang pasok ko. Nagpakawala ako ng malalim na hininga. Mukhang bad trip pa ata ang dalawa kong kuya. Mas lalo lang tuloy akong kinabahan. Pero unti-unti yung nawala nang maramdaman kong mainit at mahigpit na hawak sa akin ni Mama. Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan at aaminin sa inyo to. Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon nyo. Pero mas nangingibabaw ang saya ko. Napakagatlabi ako dahil unti-unting kumunot ang noo ni Kuya Kevin. Si Kuya Rufer naman kalmado lamang. Matatanggap ko kung magagalit kayo sa akin. Dahil alam ko naman na marami kayong pangarap para sa akin, Kuya.
Will you please get to the point, Misha? You're confusing us. Kevin, huwag mo sigawan si Misha. Hindi ko na mapigilan ang pilit kong pinipigilang luha kanina nang hawakan ni Mama ang kamay ko. Kuya Kevin, Kuya Roofer, patawarin niyo ako. Buntis po ako. Hindi ko magawang tumingin sa mga mukha nila dahil sa magiging reaksyon ng mga ito. Isinubsob ko ang mukha ko sa palad ko at doon umiyak ng umiyak. Naramdaman ko ang paghagod ni Mama sa likod ko, kaya mas lalo ako naiyak. Mama, bakit ganyan ka? Bakit hindi ka man lang magalit sa akin? Instead of that, she still comfort me. Napakaswerte ko na siya ang ina ko at nagsilang sa akin rito sa mundo. Pangako magiging mabuting ina ko, parang si Mama sa magiging anak. My mother Kendra, the brave woman who raised her 3 children with love. Hindi siya natakot na palakihin kaming lahat na nag-iisa lang siya. Hindi siya naghanap ng katulong. Because every time we asked her about finding a man, o baka mas gusto pa nitong makipagrelasyon, she would just shrug her shoulder and say, kayo na ang buhay ko mga anak, at sapat na kayo, hindi ko na kailangan maghanap ng iba. Dahil kayo pa lang, sobra-sobra na. Shh! Princess, I'm sorry kung nataasaan kita ng boses. Bad trip lang talaga si kuya. Tahan na, we are not mad. Hey, tahan na! Pangit ka na nga, mas lalo ka pang pumapangit. Dahil sa sinabi nila, mas naiyak ako. Ang sabi, tumahan, hindi lakasan. Napapansin ko na habang tumatagal, mas nagiging emosyonal ako. Dahil siguro ng pagbubuntis ko. Hindi kayo galit sa akin? Pinakatitigan ko silang tatlo sa harap ko. Pero ngiti lamang ang ginanti ni Mama. Tama ang hinala ko. Alam na ni Mama na buntis ako. Nagsimula ang pagdududa niya nang ayawan ko ang mga pagkain na may bawang. At bigla-bigla na lamang magduduwa.